matagal na naming magkakasama. Halos buong kabataan namin, kilala na namin ang isa't isa. Walang iwanan. Ika nga namin. Kahit anong mangyari, lumakas man ang hangin, bumigat ang ulan, umagapoy man ang langit, basta kami. Kami. Silang definisyon ng tunay na kaibigan. Tulad ni Ellie, ni minsan sa buong buhay ko, wala akong ibang nakilalang katulad niya. Napakalawak ng utak. Napakamakulay lagi ang daloy ng isip niya. Ellie, laki ng pagpapasalamat kong kaibigan kita. Isa sa pinagmamalaki kong kaibigan. Si Dan, sa kahit anong hawak ang instrumento, lagi niyang pinaawit ng may hiwi na walang katulad. Di ako makapaniwalang may taong kasing talentado niya. Ikaw, Ran, maraming salamat ha. Ngayon sa bawat kwentuhan, di pwedeng mawawala ang mga awitin ni Max. Ang mga tinig na walang katulad at nakakakilabot na tono at tindig ng boses na di maipagkakaila na siya yun. Kaya Max, isang malaking pagpapasalamat ko at kaibigan kita. Pero, anong nangyari? Gumuguhit lang naman ang mula sa puso yung tao. Taong mapagmahal, mapagkumbaba, kaibigan laging maaasahan, hilig ang sining. Tagpuan na lamang na may saksak sa liig. Bakit nangyari to? Kinilalaro ang bangkay na si Ellie. Paano? Bakit? Bakit? Ni minsan di tumapos sa utak kung mangyayari to sa napakamatulungin kong kaibigan. Laging handang tumulong at makinig. Sinangal daw at basag ang buko ni Dan. Buhay na kinuha mo pa makakakuha ng hustisa. Hindi ko maintindihan. Taong laging mas asandalan, maaasahan, tinakakalimutan laging nandiyan sa tabi mo. Pinigtinaw walang laban-laban, Max. Sa kanila nangyari to. Dapat ako na lang. Ako na lang dapat. Ang kaibigan ko pa. Paano na ako? Paano? Yan. Yan ang sasabihin ko pag nagawa ko na. Isa-isa silang tumatakbo, isa-isa silang naglalaho, sasali pa ako, baka ako ang magmamakaawa. Himig sa aking mga tenga, ang aring kong mapahit ng dukhang tuwa. Huwag kang maingay, ako ang may sala. Isa-isa silang tumakbo, isa-isa silang naglaho, kunwaring sumali ako,
talaga ang umabot.